Ang mga larawan at videos na mapapanood ninyo, patnubay, pagpapahalaga at higit sa lahat pagmamahalang kailangan. Pet lover ka man o hindi, nawa maantig ang puso mo sa mapapanood mo. May itinuturing din ba kayong best friend? Best friend? Best friend? Oo nga, ang kulit naman. Again, best friend, hindi snake friend. Pero ang totoo niyan, iilan lang ang talagang maituturing nating best friend for real. Legit na legit. Isa na dyan ang tinuturing ng man's best friend. Oo, kasi nga talagang loyal sila. Walang iba kung hindi ang dog. Sa totoo lang, based on my own experience, legit na loyal sila. Ni ultimo sa CR gustong sumama, huwag ka lang mawala sa paningin nila. Sarap sa pakiramdam, di ba? Hindi lang sila basta pet para sa akin. Family sila kung aking ituring. Alam niyo bang laki din ang benefits ng dog sa atin? Stress reliever, also helps to reduce anxiety, reduce feeling of pain. Pero sa totoo lang, ang sakit din sa puso pag nakita natin nasasaktan ang mga baby dog natin. Isa nga lang sila sa maituturing na loyal, pati ba naman sila hayaan pa nating masaktan at makitang nahihirapan? Gaya nila ng rescued pet, ng ate kong si Amber Padilla, na si Max na baby male poodle dog. Siya'y 3 years of age na. Kung mapapansin din nyo, ang kanyang mga larawan na tila napabayaan na talaga siya ng kanyang naging amo, payat na payat, na tila butot balat. Pero tingin ko, hindi naman siya sinasaktan ng physical. Sadyang hindi lang siya naalagaan talaga ng husto. Sa totoo lang, sumakit talaga ang puso ko nung nakita ko nung naging kalagayan niya. Dahil halos buong katawan niya panay sugat, nagkaroon siya ng trauma dahil ayaw niyang nalalapitan at hinahawakan ng ibang tao. Sa tuwing nahahawakan siya, napapasigaw at umiiyak siya dahil sa hapdi. Ilang araw nang pinagsusumikapan at kinagamot ni Ate Amber si Max para maghilom ang kanyang mga sugat dahil hindi din biro ang mga sugat niya. Maliban sa sugat, pati puso niya sobrang naapektuhan na tipong nawala na siya ng tiwala sa mga tao. Pero sa sobrang pagsumikap sa kanya para magamot, paunti-unti naghihilom ang kanyang sugat sa buong katawan. Hindi talaga sinukuha ni Amber para lang magamot si Max. Iba talaga pag ang nag-aalaga ay tunay na fur lover, kasi talaga makikita mo ang kanyang transformation na tunay nga namang mapapawakas sa nagiging resulta. Habang ginagawa ko ang videong ito, di ko napipigilan ang luha ko. Dahil hindi naging biro ang naging kalagay ni Max sa kanyang naging amo, na talaga naman nagpakirot sa puso ko. Pero ngayon, ito na ang naging malaking transformation ni Max. Dahil sa patuloy na pag-aalaga ni Ate Amber sa kanya, mapapawaw ka talaga. Ayan na siya ngayon. Sobrang laki at least ng pinagbago. Makikita sa kanyang mukha ang kasiyahan kung ano ang kalagayan niya ngayon. Dahil naghilom na ang sugat sa kanyang buong katawan. Hindi na din siya takot sa mga taong lumalapit at umahawak sa kanya. Nagagawa na niyang maglaro at magsaya na hindi namin nakita simula nung na-rescued siya. Kaya sana ang videong ito ay maging aral sa bawat isa na pahalagaan at mahalin ang mga pets bilang pamilya.
Isa na nga lang sila sa maituturing na loyal, hahayaan pa ba nating mawala?